La poblada. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inising ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse
ang pito niyang anak. Ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata, at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig, nabinatilyo, malusog na nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoo'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At ayon sa pangako ng kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati, nasa kadiliman kayo. Ngunit ngayon, nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Sapagkat ang binubunga ng pumumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ikabubunga ang kabubutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad nyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, "Gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri
kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sinabi ng pong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Yan nga, hindi, kamukha lang, wika naman ng iba." At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako at pagkatapos at ngayon nakakikita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaking nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning!
At muli natin sama-samang papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak sa ating pong Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ikaapat na linggo na ng Kwaresma. Ikaapat. Baka may inaabangan kayo. Kasi alam ninyo, pag ikaapat na linggo ng Kwaresma, naiiba ang suot ng pari. Kulay pink. Sabi ko, gusto ko yung nagtatalo yung pink na lang saka violet. Baka mamaya makita nyo yung mga pare nakakulay pink. Sabihin niyo ay baka naubusan na ng violet. O favorite ni Father ang pink. Kulay pink ngayon ang liturhiya natin sapagkat ito ang tinatawag nating Laetare Sunday. Anong ibig sabihin ng Laetare? Ito ay galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay to rejoice. Magalak, magsaya tayo. Sabihin ninyo, eh Father, di ba, papalapit na nga ng papalapit yung paghihirap, kamatayan ni Kristo, anong ipagsasaya mo? Pero may mga ganyang tao talaga. Ha? May mga ganyang tao. Ang saya-saya pag naghihirap ka. Ang saya-saya pag nakikita kang namumroblema. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng Laetare Sunday. Laetare Sunday, maggalak tayo sa gitna ng ating pag-aayuno, ng ating pag-asakripisyo. Naalala po ninyo, nung Ash Wednesday, ano ang sabi ni Kristo sa atin? Kapag ikaw ay mag-aayuno, maghilamos ka. Mag-ayos ka ng buhok mo. Ayusin mo yung itsura mo. Huwag mong ipahalata. Huwag mong ipakita sa iba na ikaw ay naghihirap, na ikaw ay nag-aayuno. May mga ganyang ding tao tayong kakilala. Ito yung mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, na kahit ang dami-daming problema, kahit may sakit na malubha, magugulat ka. Kaya pa rin niyang maging maligaya. Mas mukha ka pang may sakit kaysa sa kanya. Mas mukha ka pang kawawa kaysa sa kanya. Ikaw itong may trabaho, may pera. Pero tignan mo itsura mo. Mas losyang ka pa sa kanya. Mas mukha ka pang kawawa. Ang tawag dyan, nasa nagdadala lang yan. Amen. It's your choice. Huwag kang paawa. Huwag kang paawa. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang paawa. Kasi sigurado yung katabi mo yan, may mga iniisip din. May mga problema rin. May mga kakulangan din. Paalala mo lang sa kanya, akala mo naman, ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundo. Kung alam mo lang ang sitwasyon ng iba, huwag kang paawa. Kaya ang mensahe ng linggong ito, Laetare Sunday, tignan pa rin natin ang buhay ng may pag-asa, ng may kagalakan. Naalala po ninyo yung pamagat ng kanta, tawanan mo ang iyong problema. At hindi lang yon, tawanan mo na lang ang iyong mga pinoproblema. Pero pag sinabing tawanan mo, hindi ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Hindi ibig sabihin, maghihintay ka na lang na magbibigay sa'yo ng pambayad mo. Huwag mong hayaang sirain ka, tapusin ka ng mga problema at ng mga taong pinoproblema mo. Sabi nga ng unang pagbasa natin, napakaganda, iba ang batayan ng Diyos sa batayan ng tao. Iba tumingin ng Diyos
sa pagtingin ng tao. Ang ganda, sapagkat ang tao madalas tumitingin ang batayan panlabas. Pero ang Panginoon tumitingin sa puso. Sabi ng isang awitin, looking through the eyes of love. Tumitingin sa puso. Madalas puro pisikal at panlabas ang tinitignan ng tao sa buhay. Kung anong kulay ng balat, kung anong itsura ng suot mo, ng bag mo, ng sapatos mo, kung ano ang cellphone brand mo, kung saan ka kumakain. Naalala ko ho, bago magpandemya, wala pa ako dito sa Quiapo, pang magmimisa ako, lagi naka-jeep. Mula sa Mandaluyong, sasakay ako sa May Kalentong, papuntang Paura, at sasakay ako ng Quiapo. Minsan ho, pagsakay ko, pag-upo ko, yung katabi ko, wala pang face mask eh. Talaga ang laki ng mata niya sa akin. Sabi niya, Father. Sabi ko, good morning po. Father Hans. Opo, good morning po. Father, bakit nandito ka? Ho? Bakit ho? Eh, bakit nandito ka? Bakit ho? Wala naman nakalagay, bawal ang pari sa jeep ah. Eh, bakit ka nandito sa jeep? Naisip ko, ano na ba ang tingin ng mga tao sa isang pare? Paano na ba ako tinitignan bilang pare? Sa tingin mo, makinig po kayo, sa tingin mo, saang banda ka mahalaga sa paningin ng ibang tao? Saang banda ka mahalaga sa paningin ng ibang tao? Sa brand ng gamit mo? Ng damit mo? Sa kulay ng balat mo? Sa laman ng bulsa mo? Sa posisyon mo? Yan ang batayan nila ng halaga mo? Saan kanila nakikitang mahalaga? Saan kanila nakikitang gugustuhin at kikilalanin? Kaya nga ano ang sabi ni Pablo sa ikalawang pagbasa natin ngayon, magising ka na sana sa katotohanan na higit ka pa sa tingin ng ibang tao sa'yo. Hayaan mong makita, hayaan mong makilala ka ng iba sa buhay ni Kristo na isinasabuhay mo. Pag-aralan mo na ng mabuti, sabi ni Pablo, pag-isipan mo na ng mabuti kung ano ang laging mas katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa Diyos. Talikuran mo na ang gawaing mali at masama na nagdadala sa iyo sa kadiliman. Kaya wala kang makitang maganda. Kaya wala kang makitang tama, hindi lang sa sarili mo, pati sa mga kasama mo. Dahil mali ang pagtingin mo. Imbis na sulsulan, pagtakpan, ipakita mo sa iba ang pagkakamali nila na maitatama pa, na mababago pa. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, sa tagpo ni Kristo, nung bulag at nung mga hindi naniniwala kay Kristo, ipinapakita sa atin na higit pa sa mga taong ipinanganak na bulag, sa mga taong nabulag, ang mga taong hindi marunong makakita, hindi lamang ng halaga nila, hindi lamang ng kamalian nila, kundi ng halaga at kahulugan ng ibang tao sa buhay niya. Ngayon ay March 19, kapistahan ni San Jose dapat, pero dahil Kwaresma, bukas natin ipagdiriwang ang kapistahan ni San Jose.
Ano nga ba ang mensahe ng buhay ni San Jose na asawa ni Maria? Mas tinignan ni San Jose ang plano ng Diyos para sa kanya. Gusto niyang mapangasawa si Maria. Simple lang siguro ang plano nila. Pero sa panaginip, ipinakita ng Diyos ang higit na dakilang plano para sa kanya. At sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, ito po ang ipagdasal natin ngayong Kwaresma, na sana buksan din ni Kristo ang ating mga mata, ang ating paningin, upang kagaya ni San Jose, makita natin, makilala natin, at matanggap natin ang mas dakilang plano ng Diyos para sa atin. Paborito ko po itong linya. Sometimes, your disappointment is God's appointment to you. Pag hindi mo kagad nakita at hindi mo makita ang mga gustong-gusto mo, maniwala at magtiwala na may mas dakilang plano ang Diyos na ipapakita at ibibigay sa iyo. Ang dasal natin, Panginoon, sa bawat sandali, sa bawat pangyayari ng buhay ko, ikaw sana, ikaw lamang ang hangarin kong makita, ang hangarin kong makilala. Panginoon, ipakita mo ang iyong mukha sa akin. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sandibutan. Atin ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay habang ating itinutugon, Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo si na Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraan ng pagdurusa. Sa kadiliman ng gabi, ikaw nawa ay manatili. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang mga yumao naming mahal. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin
ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Isama natin sa ating panalangin si Father Earl, ang ating paring kasama dito na nagdiriwang ng kanyang anibersaryo sa pagkapari, upang siya ay patuloy na bigyan ng Diyos ng kalusugan, karunungan at kalakasan sa paglilingkod pa sa ating simbahan. Gayon din ipagdasal po natin ang mga kapatid nating may kapansanan, lalo na ang mga bulag, upang sila ay makaranas pa rin ng kabutihan ng mga taong nangangalaga sa kanila. At gayon din ipagdasal natin ang lahat ng mga lingkod sa ospital, sa mga paggamutan, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama naming mapagmahal, ikaw ang aming liwanag. Tulungan mo kaming masalamin ng iyong buhay at pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinuhugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan.
Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may makikita ka pa ring biyaya at mga bagong himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat.
The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Before whom shall I shrink? There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to savor the sweetness of my Lord, to behold His temple. Oh Lord, hear my voice when I call. Have mercy and answer me. It is your face, O Lord, that I seek. Hide not your face. Hide not your face. Hide not your face from me. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Before whom shall I shrink? There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to savor the sweetness of my Lord, to behold His temple. Oh Lord, hear my voice when I call. Have mercy and answer me. It is your face, O Lord, that I seek. Hide not your face. Hide not your face. Hide not your face from me. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection sa darating na March 21, 2023
Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aming walang sawang pasasalamat sa inyong pagsisimba at pagbibigay ng tulong donasyon sa ating mga programa at gawain ng simbahan dito sa Quiapo. Lalong-lalo na po para sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan, ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad, ang mga may sakit na tinutulungan natin, ang mga estudyante, ang mga bilanggo, at ang iba pa nating mga kababayan na nangangailangan ng ating kabutihan. Salamat po sa kabila ng inyong mga kakulangan at sariling pangangailangan, nakikita niyo pa rin ang kabutihan ninyo at ang pangangailangan ng inyong kapwa. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninulwalhati namin.